Tanong po sa akin, kasi po ito po ay in-insert lang po natin yung Excel sheet dito sa Word document. So ngayon, may naging tanong po sa akin, paano po matatanggal itong mga sobrang guhit na ito? Okay? So papakita lang po natin, no? Wait lang tayo. Yan, kasi nga naman, pag pinrint yan, kita nga po yung sobrang guhit na yun. Paano po tatanggalin yung guhit na yan? Yan, so nakita nyo po, ito na po yung Excel sheet. Nasa Word document po tayo, naka-insert po ang Excel sheet. Okay, so ito po yung sobra po niya, yung guhit na nakikita po natin dito po. Oh. Yan po siya. Di ba? 1 2 3 4, meron siyang 4 cells. So ang gagawin niyo po dito, click niyo po yan, highlight and hide. Okay po. So ngayon, di na po siya kita. Kita lang po natin. Paano po? Paano nangyari 'yon? Paano biglang nagkaganon? Parang may makapal dito sa gilid, no? Double click niyo lang po 'yan. So eto na po. Excel sheet po kasi 'yan na naka-attach lang po. Naka-insert po siya sa Word document. So ang ginawa lang po natin, yung sobrang guhit, no? I-hide lang po natin. 'Yan po siya. So wala na po yung sobrang guhit dito, 'di ba, sa Excel sheet? O ngayon naman po, pagka umalis na po tayo dyan, adjustin po natin to, urong natin. Ra. Yan. So, pag kinlik nyo so, po siya. Yan po, wala na po siya. Extra na guhit. Oh, ayan. I hope you have learned something from our short vlog today. And if you haven't subscribed to my YouTube channel, please don't forget to hit the subscribe icon thing. And yung maliit po na kalembang, tinginingininging, click nyo na rin po yan so that you, yes, ikaw nga, you will be notified in case I have a new vlog. Magandang buhay and God bless us all.